Good day! Ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa Dal 71 ng Carrier Prime Line. Check natin kung ano yung mga posible natin gawin sa carrier na yan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, baka pwede naman makahingi sa'yo ng konting like, subscribe, at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Pero bago yan, isang maiksing shoutout muna dito kala Goody Halipa, Milbert Mutok, Cesar Nieves at John Michael Sarmiento. Thank you sa pag-like and share and subscribe sa aking channel. So, wag na nating patagalin yan. Tara, umpisaan na natin. So, ayan, nandito na tayo sa harapan ng unit. So, tinesting natin siya. At inyong makikita na meron siyang Dal 71. Ano nga ba yung Dal 71? Ang Dal 71 ay malfunction ng recorder sensor na kung saan ay lumalabas ang alarma pag ito ay may problema. Bali, ang mangyayari dyan kapag ikaw ay nagkandak ng PTI, babagsak siya ng P5-2 na ibig sabihin ay may problema ang iyong return sensor. Bago kami mag-proceed ng replacement ng return sensor, nagsagawa muna kami ng before data download. All data download po ito. So, kailangan po kasi namin yan. After namin mag-data download, doon na kami. Magpo-proceed na po kami sa replacement ng return sensor. Yan. So, ayan yung technician natin dito sa Moreta. Shout out sa'yo, Boss Jimmy. Estabilio. And shout out din sa may second voice, si Boss Percy San Diego. So ayan, natanggal na natin yung evaporator panel cover. So ang gagawin natin ay tatanggalin naman natin itong evap fan motor para ma-access natin yung recorder sensor din sa loob. Ayan. Okay, so stop muna tayo ngayon. So ayan, natanggal na natin yung evap fan motor. So mag-uumpisa na tayong matanggal ng recording return sensor. Ayan. So, bubunutin na natin. Feeling ko di ako abot. Wait lang ah. So ayan na, nakakalas na natin yung return sensor. Ayan, tanggalan natin. So next, siyempre kakabit na natin yung kapalit niya. So ayan, nakakabit na po lahat ng wire, naka-reverse place na. So inaano na po natin. Iniinitan na natin yung yung heat shrink tube or shrinkable tube kung tawagin din sa ibang term. At pagkatapos nito ay ibabalik na rin natin yung return sensor. Tapos yung isang fan motor, and then magte-testing na rin tayo pagkatapos nito. So ayan, nakabit na natin lahat. Okay. So ayan. Boss, okay na, boss. Yeah. Boss, okay na. Tapos po tayo makabit ng return sensor. As you can see, ongoing na ang cooldown, pero may active pa rin siya na 71. So ang gagawin lang natin dito is i-pull down ang unit within 20 minutes, and then mag-ano tayo ng P5 after ng 20 minutes, P5 tayo. So antayin lang muna natin. So ayan, after ng 20 minutes pull down, umpisa na natin mag P5. Ayan. So wait lang natin yan na matapos. So after nyan papasa na yan. So yun, tapos na tayong P5 test. So check na natin yung alarma, wala tayo dyan. Wala tayong alarma dito tayo sa kabila sa Dal. Kung nandito pa ba yung Dal 71 na sinasabi niya kanina, inactive na. So i-clear na natin yan. Okay. Tapos check natin. Check naman natin dito sa sa pre-trip results. May
Nakita nyo yan dyan. Pass. T5-2, ayan. So, ayan, pumasa na. So, okay na. Then, so, ganun lang po ang pagpalit ng return sensor. So, hopefully na nakatulong po itong content tutorial natin. And, God bless. Salamat sa inyong lahat.